mapapakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ. Narito na si Brother Daniel Oliva. Magandang umaga po mga kaibigan, muli sa ating programang Alamin ang inyong Biblia. Know Your Bible Program, hatid po siya ng World Radio International through White's Ferry Road Church of Christ in West Monroe, Louisiana, USA. This is intended for our radio broadcast on April 14, 2024, dito po sa GMA Radio, DWRA Barangay 92.7 FM every Sunday between 5 to 6 o'clock in the morning. Pero dito po sa YouTube, in-advance natin ito, usually Friday, for the benefit of our subscribers and of course viewers all over the Philippines and all over the world. Ang ating pong paksa na pag-uusapan ay pinamagatan ko sa wikang Ingles. Salvation is through the church, true or false? Ang teksto natin dito, Ephesians chapter 5, verse 23. Ang kaligtasan ba ay sa pamamagitan ng iglesia? Ito ba ay totoo? O hindi, yan po ay sasagutin natin mamaya at pag-aaralan. At bago natin gawin yan, ay ibig nating batiin ang ating mga sponsors, partners all over the world and all over the Philippines. First of all, of course, ang World Radio International ay binabati natin. Kapatid na Robert Abel, Sister Beverly Henry Dobbs, and the rest of the congregation na sponsor po natin sa World Radio International, ang White Sparrow Road Church of Christ sa West Monroe, Louisiana, USA. At of course, ang mga partner supporters natin sa hindi lang po sa radio, YouTube, kundi sa pangangaral po ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo all over the Philippines and the places where we visit. Marami po tayong pinupuntang mga lugar. La Union, Pangasinan, Nueva Ecija, and sometimes hanggang Cavite, Metro Manila, and other places where there are people who are interested to learn the truth of the gospel. First of all, we'd like to acknowledge Sister Dina Ibita Kaugiran and her husband, Brother Jun Narciso Kaugiran Jr. na nasa abroad po ngayon, nasa ibang bansa ngayon, but they are members of the Metro Manila congregation. We'd like also to acknowledge Brother Rico G. Canlas and family, Sister Sally and all the children, si John Dixon, na sponsors and partners po sa pangaral ng Ebanghelyo through YouTube, radio, and of course, and personal teaching of the Word of God. We'd like also to mention our partners, ang Christian World Ministry. It's an online Christian magazine. Kasama natin dyan si Art Madlaing, Sister Deborah Quinones Marcos, John Jeffrey, James Kitoriano, Terry Dennis of Golden Gate Congregation and USA, California. Yan po yung mga partners natin sa ating online Christian magazine. Of course, we'd like to acknowledge our brothers and sisters dyan sa Jeddah, headed by Brother Jonathan Sareno, Henry Katig, kasama po nila dyan si Sister Grace Tuanyo, and the rest of the Jeddah Church of Christ online Bible study. Napakarami po, I cannot mention everybody. And of course, we'd like to greet also our brothers and sisters doon po sa Aringay, La Union, where I was there last Saturday and yesterday, Sunday. And I met Brother Jay Manong Dubangkiray and the congregation over there. Ginawati natin ang mga kapatiran nandoon. This coming week po, of course, Saturday and Sunday, I'll be in Cabanatuan City again to help the brothers and sisters over there. And dumako na po tayo sa ating babasa. But before that, I would like to greet my sister Evelyn sa Cebu. Evelyn Imperado sa Cebu and the son, Neil Imperado, who are stationed at Mandawi City in Cebu. Sa, of course, sa Capiz, Brother Nard Suanyo and Sister Bibing dyan po sa Dao, Capiz, sama si Arvin Tuanyo and the congregation and the island of Panay, Iloilo, Capiz, Aklan, kabla po yung Gibaras. We'd like also to greet our brother and sister nearby, mga listeners natin sa radio, si Carlos Garcia, Rainbow Subdivision, si Sister
Cecilia Kabue dyan po sa Bulinaw, mga Balawes in Capsula families dito po sa Itugun Benguet, Miriam Tasis sa San Juan Abra, and many others listeners. Sama po dyan ang ating brother, si brother na Chester, wherever he is. Ito po ay nagtatrabaho sa iba-ibang lugar, but we would like to greet him also through this radio program and of course our YouTube channel. Binabati rin natin ang kapatiran sa California, Brother Ed and Sister Beulah Lauder. Nandiyan po sila sa California. Sister Rose Noble Ontalasco and the husband, Brother June. Mariano June Ontalasco, nasa Canada po sila. And of course, mga kapatiran sa iba-ibang lugar, kasama po dyan ang North, South America. Todos hermanos and South America, buenos dias, buenas tardes, buenas noches. Now let's go to our subject. Basahin po natin yung ating teksto sa Ephesians chapter 5:23, where we are discussing the subject, salvation is through the church, true or false. Ang kaligtasan ba ay sa pamamagitan ng iglesia? Ito ba ay totoo o hindi? Sabi po sa Efeso, Kapitulo 5:23 sa wikang Ingles, sabi dito, a husband is the head of his wife, as Christ is the head and the Savior of the church, which is his own body. Yan po ang Ephesians 5:23. At sa wikang Pilipino, ganito ang sinasaad dito sa Efeso, Kapitulo 5, talatang 23. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia na kanyang katawan at siya ang tagapagligtas nito. Yun po yung ating magpapasa sa English at sa Filipino version. Sa pong introduction natin, mga kaibigan at mga kapatid, bakit napili ko po ang subject matter na ito? Well, many are using Ephesians 5:23 as proof or evidence that salvation is attained through the church. So may mga nagtuturo po na hindi lamang among sinasabi nilang Churches of Christ, but even among other denominations, itinuturo nila na ang kaligtasan ayon sa Ephesians 5:23 ay nasa iglesia o sa pamamagitan ng iglesia. In other words, kung hindi ka membro ng isang iglesia, hindi ka maliligtas. Ang ibig sabihin, ang emphasis, ang stress ng kaligtasan ay wala kay Kristo, kundi naroon sa iglesia. So sasabihin nila, pumasok ka sa iglesia namin, maging membro ka rito, at siguradong maliligtas ka pagdating ng Panginoong Jesus Kristo. At ito nga sinasabi doon sa Ephesians 5:23, si Kristo po ay ulo ng iglesia at tagapagligtas din ng iglesia. So sabi nila, na kanyang katawan. So kung hindi ka rin membro ng iglesia ng Panginoong Jesus Kristo, wala sa kanyang katawan, hindi ka maliligtas. So ang emphasis po ay hindi si Kristo ang tagapagligtas, kung hindi ang iglesia na ang nagiging tagapagligtas. So they emphasize that church membership is the way toward attaining spiritual salvation. So paliwanag na kung hindi ka membro ng isang iglesia na yan, hindi ka magkakaroon ng kaligtasan. So ang pamamaraan ng spiritual na kaligtasan ay hindi na si Kristo, kundi ang pagiging miyembro ng isang iglesia. Maaring iglesia na sinasabi sa Biblia o pwedeng denominational church. So what does the Bible really teach about this statement? Ano pong sinasabi ng Biblia tungkol sa idea na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng iglesia? Alamin natin ang katotohanan. Sapagkat sinabi ng ating Panginoon sa Kristo sa 1:8-32, malalaman ninyo ang katotohanan, at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa inyo. So may apat po na parte ng ating leksyon. The lesson will be divided into the following. Number one, there are some meanings of spiritual salvation. Number two, teachings of Jesus and His disciples on salvation. Number three, the role of the ecclesia or the church and spiritual salvation. And number four, modern day doctrines or dogma on spiritual salvation. Talakayin po natin ang unang parte. Some meanings of spiritual salvation. Ito po ay mga pakahulugan ng mga tao sa spiritual na kaligtasan.
Well, we will consider Ephesians chapter 2 verse 89, Efeso 2:8-9, kung saan it is considered the, to be the cause, either only by the grace of God, unmerited or unearned, or by faith and good works. So sabi nila, ang spiritual na kaligtasan ay sa pamamagitan ng kaloob ng Diyos o grasya. It can be unearned or unmerited, and of course, coupled with faith and works. So yung grasya o kaloob ng Diyos, mayroong kasamang paniniwala o pananampalataya. At sabi pa rin ng iba, may kasamang mabubuting gawa ayon sa Efeso Kapitulo 2:8-9. Sabi doon sa Efeso, "For by grace are we saved through faith, not of your works, lest any man should boast." So yun po yung Efeso 2:8-9. So, salvation is of course the work of God. Ang kaligtasan po ay gawa ng Diyos. Siya po ang tagabigbigay ng spiritual na kaligtasan. Ayon po sa lumang tipan doon sa Jonah chapter 2 verse 9, sinabi doon ng propetang si Jonah na ang kaligtasan ay galing sa Diyos, in which He forgives sins and gives eternal life to believing sinners as a free gift of His grace. Of course, during the Old Testament, hindi pa nila masyadong naintindihan yung inasabi nilang eternal life. Pero ngayon, naintindihan na natin na ang sinatawag na kaligtasan or salvation is when God forgives our sins and gives us eternal life pag tayo ay nasa kabilang buhay na. At sino ang binibigyan ng eternal life? Siyempre yung sumasampalataya. Bagamat makasalanan, iniwan niya na yung kasalanan niya at he is availing of the free gift of God's salvation. So yung salvation po, kaligtasan, libre po ito, walang bayad. In fact, ang nagbayad ng kasalanan natin ay ang ating Panginoong Jesucristo nang siya ay nagpapako sa cross sa Kalbaryo more than 2,000 years ago. Ano sinasabi ng Biblia, mga kaibigan at mga kapatid? Sa Roma 6:23, napakalinaw po ang sinabi ni Apostol Pablo, "It is the saving of the soul from sin and its consequences." Ang kaligtasan ay ang pagliligtas ng kaluluwa mula sa kasalanan at ang resulta ng kasalanan. Ano sabi ni Pablo sa Romans 6:23? "For the wages of sin is sin," ay is death. Ang bayad sa kasalanan ay kamatayan. And of course, yung kamatayan na yun, mga kaibigan at mga kapatid, ay hindi po physical na kamatayan, kung hindi spiritual na kamatayan. Our soul will still physically die, or rather spiritually die, hindi po physical. Kasi ang kaluluwa hindi naman physical. But it is a different kind of idea na mamamatay. It's actually separation from God. Salvation sometimes is also called deliverance or redemption. There's a saving of human beings from sin and its consequences, including spiritual death or separation from God. So yun pong ibig sabihin ng kaligtasan. Deliverance, redemption. Redemption may binilikan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang dugo, ang pagliligtas sa mga tao mula sa kasalanan, at ang resulta o bayad sa kasalanan, and of course yung bayad sa kasalanan, spiritual death and separation from God forever and ever. At paano po naliligtas ang tao? Patapos lang po ng Semana Santa. At sabi nila, kailangan daw na ang iba, nag-iisip sila na kulang yung sakripiso ng Panginoong Jesucristo. But Christ already died for us. He died and He was resurrected in according to 1 Corinthians 15, sabi ni Apostle Pablo, verse 3 and following. Scripture say that Christ died, He was buried, and He was resurrected. At ang ginawa ng Panginoon na yan ay para sa atin. At kung tayo ay naniniwala na siya ay namatay, nabuhay, namuli, at kung tayo ay maniniwala, sumasampalataya sa Kanya, sumusunod sa Kanyang mga kautusan, tayo po ay magkakaroon ng spiritual na kaligtasan. Ano pa sabi ni Apostol Pablo sa Romans chapter 8 verse 1 and 2? Sabi ni Apostle Paul, "There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus." Wala na pong paghahatol sa mga tao na nakay Kristo. Paano ka napunta kay Kristo? Well, of course, you believe in Christ. And then of course, Mark 16:16, sabi ni Kristo, "He who believes and is baptized shall be saved. Ang sino mang sumasampalataya
at nababautismuhan ay maliligtas. Kaya kung ikaw ay nabautismuhan, sumampalataya ka, naniwala ka, nabautismuhan ka, applicable sa iyo yung sinabi ni Apostle Paul dito sa Romans chapter 8 verse 1 ito, there is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Now there are actually 7 aspects of spiritual salvation. Isa-isahin po natin, pero hindi natin i-discuss ito. Ililista ko lang po, and then probably in the future we can have a discussion on this. Number one, pag sinabi natin spiritual salvation, kasama po dyan yung adoption. We become the children of God, and that's why we can call God Abba Father. Pwede nating tawaging Ama. Ano pa? Salvation means forgiveness of sins. May kapatawaran sa kasalanan. Salvation includes justification. Yun yung Romans chapter 8 verse 1. There is therefore now no condemnation. Sabi sa Tagalog, inaaring ganap, itinuturing tayong mga matuwid dahil sa katuwiran na ibinigay ng Panginoong Jesucristo. In other words, it is an imputed righteousness. Hindi galing sa atin, kundi galing sa Panginoon, napunta lang sa atin dahil sumasampalataya tayo sa Kanya. Another aspect of salvation is newness of life. Kung ikaw po ay naligtas, magbabago ang buhay mo. Hindi na yung dati. Ano sabi ni Kristo? Of course, doon sa John chapter 3 verse 5, unless you are born again, you cannot enter into the kingdom of God. So born again means bagong buhay. Yun po ibig sabihin ng Panginoong Jesucristo. Another aspect, number 5, there is also reconciliation. Napapalapit tayo sa Panginoon Diyos kapag tayo ay nagkakaroon ng spiritual na kaligtasan. Ano ibig sabihin ng reconciliation? Well, Romans chapter 5 verse 8, sabi ni Apostle Paul, when we are sinners, we are still the enemies of God. Kapag tayo napatawad na, we are reconciled to God. In other words, hindi na tayo kaaway, hindi na tayo kalaban ng Diyos, kundi mga anak na tayo ng Panginoon. Redemption. Bakit redemption? Redemption means binili ka. Pag-aari ka ng Satanas dati. Ngayon, ano ang binayad ng Panginoong Jesucristo para tayo ay ma-redeem, makuha sa tinatawag na kapangyarihan ng Satanas? God used His own Son, Jesus Christ, and He shed His blood on the cross of Calvary. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. And the last aspect of salvation is sanctification. Ano ba yung sabihin ng sanctification? Tatlo po ang meaning ng sanctify. Sanctify means to set apart, to dedicate, and at the same time, to consecrate. In other words, pag sanctified ka, santo ka, naiiwalay na yung buhay mo sa buhay ng mundo. Yung kung buhay mo dati ay makasalanan, pag sanctified ka na, santo ka na, ang iyong buhay, set apart, dedicated to the service of God. Yan pong ibig sabihin ng sanctification. So those are the 7 aspects of spiritual salvation briefly discussed, but later on we will be discussing more of this. Now, the Greek word for salvation, brothers and sisters, yung medyo gusto mahilig sa Greek. Actually, the Greek word for salvation is soteria or soteria, which is the Greek word for salvation, and the relative word is zuzu, which means to save or to heal, and it retains its meaning through antiquity. Ano ibig sabihin? Pag sinabi mong salvation, it simply refers to freedom from both physical danger and the effects of sin. So pag salvation, wala ka ng spiritual na kaligtasan, may spiritual na kaligtasan ka, at yung epekto ng kasalanan ay nawawala. Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life through Jesus Christ, our Lord and Savior. Tuloy po tayo, mga kaibigan at kapatid, sa mga teachings of Jesus and His disciples on salvation. What did Jesus and His disciples teach on salvation? Ano po ang itinuro ng Panginoong Jesucristo at ang kanyang mga disipulo, lalo na yung 12 apostoles, tungkol sa kaligtasan? Well, very clear po ang Bible, mga kaibigan at mga kapatid. Sabi doon sa Acts 4 verse 12, Gawa 4.12, one must come to Jesus for salvation. Kailangan lumapit tayo kay Kristo para tayo maligtas. Sabi ng Acts 4.12, there is no salvation in no one else, for there is no other name given under heaven
by which we must be saved. So, Kristo lang po. Kung may nagsasabi na ang kaligtasan ay sa pamamagitan niya, yun po ay false prophet. Salita po ng demonyo yun. Kasi nga, ang demonyo also disguises as an angel of light. So remember, Acts 4:12, there is no salvation in no one else. There is no name given under heaven by which we must be saved, and that is the name of Jesus only. Panginoong Hesukristo lang. Faith is necessary for salvation. Kailangan may pananampalataya ang isang tao. Ayon sa Hebrew 11:6. Ano sabi ng Hebrew sa 11:6? Without faith, it is impossible to please God. So kung wala raw paniniwala, pananampalataya, hindi ka makapagbibigay ng kasiyahan sa Diyos. Of course, it begins with faith. Pero hindi lahat ng nilikha ng Diyos na may pananampalataya ay maliligtas. Kailangan may gawa. Sapagkat ang demonyo, ayon sa James chapter 2, ay sumasampalataya rin sa Diyos. Pero hindi sila naniniwala sa Diyos. Kilala nga nila si Jesus eh. Nung nasa mundo ang ating Panginoon, for 3 years, every time makita nila Jesus, takot na takot sila. You are the Son of God, please. Nagmamakaawa sila, huwag mo kaming dalhin doon sa deep abyss or pit. Alright, ano sabi ng Biblia, mga kaibigan at mga kapatid? He who believes and is baptized shall be saved. Mismo Kristo ang nagsabi nito, sinulat lang ni Marcos. Ano sabi ni John Mark? Ang sino mang sumasampalataya at nababautismuhan ay maliligtas. Maraming tao sumasampalataya, pero pagdating na sa bautismo, mukhang takot sila sa tubig. Bakit takot sila sa tubig? Kasi pag nabautismuhan na, nililibing nila ang kanilang mga kasalanan, at paglabas nila sa tubig, sila ay bagong tao na. At ang marami, gusto nila iligtas sila, pero ayaw nila iwanan yung makasalanang pamumuhay nila, kaya ayaw nilang magpabautismo. Next, number 3, repentance is necessary for salvation. Ano sabi ni Kristo? Lucas chapter 13 verse 3. Unless you repent, you will all likewise perish. Kung hindi kayo magsisisi, mawawala kayo lahat. Hindi kayo maliligtas. Mapapahama kayo. Anong ibig sabihin ng repentance or pagsisisi? Well, repentance means, kung gumagawa ka ng kasalanan, pag sinabi mong repentant, hindi mo nagagawin yung mga dati mong ginagawa at ikaw ay parang lalakad patungo sa Diyos. Parang about face po yun. Before you were going to sin, pag sinabi mong about face, tatalakurin mo na yung mga kasalanan mo at susundin mo ang Panginoon. Yun pang ibig sabihin ng repentance o pagsisisi. Repentance, kaya sinabi ni Apostle Peter, Acts chapter 2 verse 38, repent and be baptized, yung mga Hudyo. Bakit sila magsisisi? Kasi sila po yung nagpapako sa kay Kristo sa cross. Sila yung sumisigaw, ipako sa cross. So sabi ni Apostle Pedro, magsisi kayo sa ginawa niyong kasalanan sa pagpapako sa cross at magbautismo kayo. Hindi po yung tubig ang nag-aalis ng kasalanan, kundi yung dugo ni Kristo. Ginagamit po lamang ng Panginoon ang tubig parang symbolism na hinuhugasan yung ating mga kasalanan. Kasi hindi nga pwedeng hugasan physically ang kasalanan. Ang hinuhugasan ng Panginoon natin ang ating konsensya. That is why 1 Peter 3:21 sabi yun, baptism now saves us, not the washing of the physical body, but it is an answer to a good conscience. So ang hinugasan po yung konsensya, yung ating mga masasamang pag-iisip, masasamang gawa, masasamang salita. At ano pa? Pag nabautismuhan ka, sabi ni Apostle Peter, Acts 2:38, matatanggap mo ang kaloob o regalo ng Espiritu Santo, which means the indwelling of the Holy Spirit. Hindi po baptism of the Holy Spirit na makakagawa ka ng himala. Nung panahon na yun, yes. But during this time, wala na po yung baptism of the Holy Spirit na nakakagawa ng himala, nakabuhay ng mga patay. Pwede kang uminom ng laso na hindi ka mamamatay. Pwede kang gagati ng isang ahas na poisonous, pero hindi ka rin mamamatay. Yan po ay binabanggit lahat sa Biblia. At yan ay hindi na nangyayari ngayon. What we have today is the indwelling of the Holy Spirit or ang pananahan ng Espiritu Santo. 1 Corinthians 3:16, 1 Corinthians 6:19. Ano pa? Ang bautismo po, sabi ni Kristo, kailangan talaga yan kasi yan ang naglulubog sa atin. When you are baptized, according to Romans chapter 6 verses 1 to 4, the person is
buried with Christ. So ano ang inililibing? Hindi mismo yung physical na tao, kundi yung mga kasalanan niya nililibing. Parang itinabunan mo na doon, wala na, paglabas mo sa tubig, you are a new creation. Yun tinatawag nilang born again. Born again means spiritually born through the water and the spirit. Yung water po yun yung bautismo, yung spirit po yun yung salita ng Panginoon. Kasi ang Espiritu Santo, siya po ang author ng New Testament, pati yung Old Testament, siya po ang gumawa ng Biblia. And ano pa, when you repent and you are baptized, you receive the gift of the Holy Spirit, which is the indwelling of the Holy Spirit. Kung hindi ka nabautismuhan, hindi mo tatanggapin ang Espiritu Santo, and the Holy Spirit will not guide you. The Holy Spirit will not help you produce the fruit of the Spirit mentioned in Galatians chapter 5, verse 22 and 23. Acts chapter 2, verse 47. Anong nangyari sa isang tao kapag siya ay sumampalataya, nabautismuhan, natanggap niya ang banal na Espiritu Santo? According to Acts 2:47, Gawa 2:47, yung tao na yon, yung mga tao na yun, idinaragdag ng Diyos sa iglesia. You are added to the church. And of course, in heaven, nakalista yung mga pangalan ng maliligtas, yung magmamana ng buhay na walang hanggan. Dito sa lupa, mayroong listahan. Pero doon sa langit, mayroon ding listahan doon ng Panginoong Diyos. Another reason why you have to be baptized: the person who is baptized is putting on Christ. Galatians 3:26, sabi ni Apostle Paul, pag ikaw ay nabautismon, ibinibihis mo, isinusuot mo si Kristo, spiritually speaking. In other words, pag hindi ka nabautismon, nakahubad ka, spiritually speaking, wala kang damit. Yun po ang ibig sabihin ng put on Christ. Galatia 3:26. And of course, 1 Peter chapter 3:21, binasa na natin kanina, baptism now saves us, not the washing of the physical body, but an answer to the good conscience. So ang nalilinisan po yung konsensya, yung mga kasalanan natin, hindi po yung physical na katawan na kailangan bautismuhan ko. Okay? So you must endure until the end. Kailangan magpatuloy ka hanggang sa wakas. Ano sabi ng Panginoong Jesucristo? Apokalipsis 2:10, maging tapat kayo hanggang kamatayan at ibibigay ko sa inyo ang korona ng buhay. Pangatlo, ano po ang papel ng iglesia? What is the role of the church in spiritual salvation? Kasi may mga nagsasabi na ang iglesia, yun ang tagapagligtas. Pasok ka doon sa iglesia namin o sa church namin, maliligtas ka. That is a very wrong statement. The church is not the Savior. Christ is the Savior, and God puts people inside the church. Acts chapter 2 verse 47, kung saan naroon yung mga ligtas sa loob ng iglesia na itinatag ng Panginoong Jesucristo. And when Christ will return on earth, ang ililigtas niya po yung miyembro ng iglesia niya, yung spiritual na katawan niya. Yun po ang ililigtas ng Panginoong Jesucristo. Now let's go to this following. Jesus Christ built His church or His kingdom. According to Matthew chapter 16 verse 18 and 19, kausap niyo yung mga apostles. Sabi ni Kristo, itatatag ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng kamatayan ay hindi niya tatalunin ang iglesia. In other words, death cannot eradicate the church. Kahit maraming namamatay, panahon ng mga apostles, for 300 years, maraming namatay, hindi po nawala ang tunay na iglesia. The church had been existence since the time of Christ until today. Kaya nandiyan po ang description sa Bible, kung talagang gusto nyo matuto kung ano ang tunay na iglesia, pag-aaral po natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Christians are transferred from the power of darkness into the kingdom of His dear Son. Colossians 1:13, kapag ikaw ay naging Kristiyano, anong nangyayari? Ikaw po ay inililipat, itinatransfer from the power of darkness. Sino yung may kapangyarihan sa kadiliman? Si Satanas. Saan ka nilalagay ng Panginoon? You are translated into the kingdom of His dear Son. Sabi ng iba, physical kingdom ito, hindi po spiritual kingdom, because the church is a spiritual kingdom. At hindi naintindihan ng mga Hudyo nang sinabi ni Kristo, repent for the kingdom of heaven is at hand. Yung kingdom of heaven, spiritual kingdom,
hindi naintindihan ang mga Hudyo, kaya hindi nila tinanggap si Kristo. They did not understand that Christ was establishing a spiritual kingdom, and that is the church. Ano pa? Ephesians chapter 3 verse 10. Sabi ni Apostle Paul, that through the church, the manifold wisdom of God will be made known to the people, to the heavenly places. Ang iglesia, sa pamamagitan ng iglesia, ay papahayag ng Panginoon Diyos ang karunungan ng Diyos na nakatago ng mula kapanahonan ng mga propeta at even before the world was made. Ito ay papahayag sa mga tao. Sa mga tao, pati na rin sa mga spiritual forces in the dark. In other words, pati yung mga spiritual na mga bagay, authorities, kasama doon yung mga angels, kasama yung mga sakop ni Satanas. Ito ay pinapahayag sa kanila na ang iglesia ay tinatag ng Panginoong Jesucristo kung saan ilalagay yung mga banal, yung mga santo, yung patuloy na sasampalataya sa Panginoon. At pagdating ng Panginoon, yun po ang dadalhin sa kalangitan. Hindi po dito sa physical earth. Jesus Christ will not come to establish a physical kingdom, and He will reign for 1,000 years in Jerusalem. That is a false doctrine. Marami po ang naniniwala dyan. Pero mali po yan. The church has threefold function. Anong trabaho ng church? Well, to evangelize the lost. Turuan yung mga nawawala. Tulungan ang mga nangangailangan spiritually and physically. And keep the safe safe in the church. Ito pa ang problema ng karamihan. Panatilihin ang mga ligtas sa loob ng iglesia na sila ay spiritually safe o ligtas. Di ba pag may anak ka, gusto mo palaging safe? Nasa mabuting kalagayan yung anak mo, binabantayan mo. Ganon din po ang ginagawa ng Panginoon. He wants the saved people, those that are saved, those who are Christian, safe inside the church. Eh kung wala ka na sa church, bumalik ka sa mundo, how can you obtain spiritual supervision, guidance, and at the same time, eternal salvation na ipinangako ng Panginoon? Mawawala ka siyempre. So, the purpose of the church is also to keep the saved safe in the church. Sila ay ligtas sa loob ng iglesia kung sila ay nasa loob ng iglesia. That is why there is a command in Hebrews 10 verse 23-25, do not forsake the assembling of yourself. Why? Kasi pag na-forsake mo na, pag wala ka na sa assembly ng Panginoon, mga kapareho mong banal, makakalimutan mo ang Diyos. People are easily tempted, and Satan is always there to tempt people, pull out people from the church. Ayaw ng Diablo na dumami ang sumasampalatay kay Kristo. Gusto ng Diablo, mas marami siyang makakasama pagpunta niya na sa impyerno. Jesus Christ is the Savior. Mga kapatid, ulitin ko po, si Kristo ang tagapagligtas. Hindi po ang iglesia ang tagapagligtas. Mali po na sasabihin natin at pangangaral, maging miyembro na kayo sa aming iglesia at kayo ay ligtas. Mali po yan. Ang dapat ituro, maging tagapaniwala kayo kay Kristo, sumampalatay kay Kristo, at sumunod kayo kay Kristo. At ang Panginoong Jesucristo, ang Diyos mismo, ang maglalagay sa inyo sa loob ng iglesia. Acts chapter 2 verse 47. Ano sabi ni Kristo? I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Pero maraming tao, gusto nila shortcut, diretso sa Ama sa langit. Ayaw nilang dumaan kay Kristo. And of course, there are false prophets today na nagsasabi, sila na raw yung Kristo. They are now the appointed Son of God. That is a false prophet. Huwag kayong maniwala dyan. And of course, kung kayo po ay nasa loob na ng iglesia, the Lord will protect you. And of course, through the Holy Spirit will also guide you. Yun po ang sinasabi ng Biblia tungkol sa trabaho at gawain ng iglesia ng Panginoon dito sa lupa. Let's go to the number four subject. Modern day doctrines on spiritual salvation. Ito po yung mga moderno na pangangaral o doktrina ng mga tao kung paano daw mailigtas ngayon, spiritually speaking. Number one, some teach that to be saved, one must be a member of their church group. So, kaya nga marami ang nangangaral, sabi nila, membro ka na sa amin kasi dito hindi kami masyadong nagpipuwersa ng 10%. Membro kayo dito sa amin kasi may mga benepisyo na ibibigay kami, may ayuda, etc., etc., no? So,
Marami silang pamamaraan para maakit ang tao na may miyembro sa kanilang iglesia at hindi iglesia ng Panginoong Jesucristo. That is a very wrong teaching. It is not the church that saves, it is Christ. One church group say that they are the true church because of Romans 16:16. Of course, maraming gumagamit ng pangalang Church of Christ kasi nga sa Romans 16:16, Churches of Christ salute you. So may rin sabi, pag tama ang pangalan mo, Church of Christ, ligtas ka na. Ah, hindi ibig sabihin na kapag tama ang pangalan, ligtas na. Kasi sa mga produkto, pwede mong gayahin yung isang produkto, lagay mo yung pangalan doon. Like example, isang produkto, nilagay mo yung pangalan doon. Pero yung laman, hindi naman pala totoo. So it's possible sa negosyo, nagagawa rin po yan sa iglesia. Another teaches that the church is the oldest and so is not, it must be the right one. Sabi ng iba naman, itong grupo na ito, kami yung pinakamalaki. Kami yung pinakamatanda. Pinakauna kami. 600 Anno Domini pa. Andun na kami, or 300 something. Pero kung titingnan niyo sa Biblia, ang original po na iglesia ng Panginoon ay naitatag on the sabi nila 30 or 33 Anno Domini. Cristo po started teaching at the age of 30 and he stayed on earth for about 33 years and a half. So ang iglesia na itatag bago siya umakyat sa langit. At kailan natatag yun? Of course, before he went up to heaven, na itatag na yung iglesia doon sa Acts chapter 2. Nagsimula na po yung pangangaral at nagkaroon po ng miyembro ng iglesia ng Panginoon. And there were 3,000 people. So kailan nagsimula? Sabi niya ba, 30 Anno Domini, 33 Anno Domini. But the real date, first Pentecost after the resurrection of Christ or 50 days after the resurrection of Christ, doon po na itatag ang iglesia ng Panginoong Jesucristo. Ayon po sa Biblia. Kung hindi kayo miyembro sa iglesia na yan, hindi po kayo na miyembro ng tunay na iglesia ng Panginoon. Number two, still others claim that their church is the right one as their leader is now the appointed Son of God. So, siyempre, kilala nyo na ito kung sino ito. Very popular. Sinasabi niya siya raw ang appointed Son of God. And sometimes, may nagsabi siya raw, patay yung ama, siya rin. At sabi niya, kung hindi kayo maniniwala sa akin, hindi kayo makakapasok sa kalangitan. And of course, we know very clearly, brothers and sisters, na yan po ay false prophet. Bulaang propeta po yan. Another also is teaching that they have a prophet or a prophetess as their leader. Mayroon namang grupo, sabi nila, may propeta kami. Ay, nagpakita ang Diyos sa kanya, binigyan ng mga libro. Ngayon, itong ginagamit namin, maliban sa Biblia. Kilala nyo rin kung sino yan. Mayroon namang sinasabi na grupo, mayroon kaming prophetess, propeta na babae. Nagsalita ang Diyos sa kanya, nagpakita at gumawa rin siya ng mga libro. So, iba-iba pong pamamaraan ng pagtuturo. Salvation, brothers and sisters, an entrance to heaven is through indulgencia and confession of sins. Meron pong nagtuturo ng ganito. Yung indulgencia po, ganito yan. Yung mga banal sa langit, yung mga santo, maraming ginawang kabutihan. Kapag ikaw ay nanalangin sa kanila, ikaw ay maging deboto nila, yung kabutihan nila mapupunta sa iyo at kung anuman ang mga kasalanan mo, mapapatawad dahil sa pagdidiboto, pananampalataya ninyo sa mga santo na yan. Pagpapatuloy po natin mga kaibigan ng mga matid, ang mga doktrina ng modern day doctrines on spiritual salvation, sinabi natin kanina na magtuturo na pamamagitan ng indulhensya at pagkumpisal ng mga kasalanan, maliligtas. Anong ibig sabihin ng indulhensya? Indulhensya are good works made by sinatawag nilang mga santo o santa. Kapag pinalanginan mo sila, you pray to them, yung kabutihan nila mapupunta sa iyo. At kung ano man ang mga kasalanang nagawa mo, mapapatawad ka na dahil yung kabutihan na ginawa ng mga santo na yan ay mapupunta sa iyo. That's one doctrine of one religious group which is very popular all over the world. Sins can be forgiven by an earthly mediator. Meron din nagtuturo na yung kasalanan mo pwedeng patawarin ng isang pastor, isang pare, isang leader ng religious group. Sabi na, punta ka lang sa kanya, magkumpisal ka. At sasabihin niya sa iyo, pinapatawad ko na ang mga kasalanan mo. In other words, para siyang Diyos. Pero sa Biblia po, pag-aaralan natin, only God can forgive sins. Yung kasalanan ng lahat ng tao. I can forgive the sin of one person,
na nagkasala sa akin. But still that person, kung hindi humingi ng tawad sa Panginoon, hindi pa rin siya patatawarin ng Panginoon Diyos. Yun po ang ibig sabihin ng Biblia. Forgiveness and entrance to paradise can be obtained to physical suffering. Mayroon pa rin ng tuturo na pwede kang mapatawad sa mga kasalanan mo, pwede kang makapasok sa kaharian ng langit, especially sa paraiso, kung ikaw po ay magpipenitensya. Nung nakaraang Semana Santa, mayroong nagpenitensya, mayroong nagpapako sa cross, mayroong nagpapahagupit. At itong mga taong ito, sa kanilang pag-iisip, kung sila ay magpipenitensya, magsasakripisyo, dagdag sa ginawa ng Panginoong Hesukristo doon sa Jerusalem, sa Kalbaryo, mas lalo silang mapapatawad ng Panginoon Diyos. Pero mali po yan. Sa sinabi ng Hebrews chapter 10 verse 10, Christ died once and for all. Si Kristo po ay namatay minsan lamang at para sa lahat. Hindi na kailangan mag-sacrifice ka. Kasi ang paniniwalaan mo lang, gawin mo lang, sumampalataya kay Kristo, pagsisihan mo yung makasalanan mo, mahalin mo ang Diyos, mahalin mo ang iyong kapwa, at patuloy kang sumasampalataya sa Panginoon hanggang kamatayan at ikaw ay liligtas. Paano natin alam yan? Well, Apocalypse 2:10, be thou faithful unto death and I will give you the crown of life. Maging tapat ka hanggang kamatayan at ibibigay ko sa iyo ang korona ng buhay. Alright? Vows of charity. Meron pang iba. Vows of chastity, poverty, and self-denial are ways of purification. Ito po ay hindi lamang nangyari ngayon. Pati noon, kung meron silang tinatawag na panata, hindi sila mag-aasawa, magpapakabanal sila, doon sila sa kabundukan, hindi sila mag-aasawa, hindi sila mag-iisip ng maging asawa nila, hindi sila magpapayaman. At yung mga sakripisyo sa buhay, gagawin nila yan. At yan ang pamamaraan ayon sa kanila na sila ay mapapatawad ng Diyos at kung darating ang Panginoon, sila ay siguradong makakapasok sa kaharian ng langit. Yun po ay mga doktrina ng tao. Yan po ang ating leksyon, mga kaibigan ng mga batid. Pinag-aralan natin ang paksa. Ang kaligtasan ba ay sa pamamagitan ng iglesia at hindi sa pamamagitan ng Panginoon? Mali po yung ideya o doktrina na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng iglesia. Ang mga ligtas na tao, mga banal, ay inilalagay ng Diyos sa iglesia, pero dapat maging tapat ka hanggang kamatayan at ibibigay sa iyo ng Panginoon ang korona ng buhay. Sa ating pagtatapos, mga kaibigan at mga kapatid, there is spiritual salvation from sins in that faithfulness leads to eternal life with God in heaven. Ito yung sinasabi ko kanina. May spiritual na kaligtasan sa ating mga kasalanan at kung tayo ay magiging tapat hanggang kamatayan, ayon sa Apocalypse 2:10, ibibigay ng Diyos ang korona o putong ng buhay. Doon po sa langit. Hindi po literal na korona yan. It's actually eternal life with God in heaven. Ano pa sabi ng Biblia? Kung kayo po ay hindi pa sumasampalataya kay Kristo, palagi niyong pinupostpone ang inyong paniniwala. Sabi ng Marcos 16:16, ang sinumang naniniwala o sumasampalataya at nababautismuhan ay maliligtas. Pero maraming tao sumasampalataya lang, ayaw nilang mabautismuhan. Hindi ko alam kung takot sila sa tubig o takot sila na sumunod kay Kristo hanggang sa kamatayan. Number two, ano po sabi ni Apostle Peter? Repent and be baptized for the forgiveness of your sins and ye shall receive the gift of the Holy Spirit. Magsisi kayo. So, maliban sa pananampalataya, pagsisihan lahat ng kasalanan, huwag nang gawin, huwag nang ulitin. At kung magkasalaman, pwedeng humingi ng tawad sa Panginoon at tayo po ay patatawarin. According to 1 John chapter 1, verse 7, 8, 9 to 10, at magpabautismo sa pangalan ni Kristo, hindi po sa pangalan ng ibang tao o maging appointed son of God pa dyan, at matatanggap natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Ano yung regalo ng Espiritu Santo? This the indwelling, pananahan ng Espiritu Santo para tayo ay maging tapat, mamunga tayo sa espiritual na pamamaraan, at yun po ang assurance o ebidensya ng Panginoon Diyos para dadalhin tayo sa kalangitan kapag tayo ay naging tapat hanggang kamatayan. And finally, Jesus Christ is saying through the Apostle Paul, kailan ang day of salvation? Sabi ni Apostle Paul, 2 Corinthians 6:2, now is the day of salvation. Today is the acceptable time. Now is the day of salvation. 2 Corinthians chapter 6 verse 2. At kung kayo po
ay hindi pa sumasampalataya kay Kristo, kayo po ay aming inimbitahan. Anong sabi ni Kristo sa Matthew 11:28-30? Every time, ginagamit po natin dito, sabi ni Kristo, "Come unto me all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart. And ye shall find rest unto your souls, for my yoke is easy and my burden is light." Lumapit kayo kay Kristo, kayong nabibigatan, at bibigyan ko kayo ng spiritual na kapahingahan. Ay yung spiritual na kapahingahan po, yun yung forgiveness of sins, assurance of eternal salvation. Maraming pong salamat sa mga nakinig, sa mga nanood. Kabayan kayo ng Panginoon Diyos, pagpalain kayo. We also thank our supporters, our partners, and all subscribers, listeners sa ating programa through the radio and of course sa YouTube. God bless us all. Let's have a prayer. Panginoon, maraming po salamat sa inyong pagpapala, kaligtasan sa pamamagitan ng inyong anak. Pagpalain niyo po ang mga nakinig, mga supporters, mga partners, pati na rin ang radio station na ito na tumutulong sa pangaral ng Ebanghelyo sa radio and of course sa YouTube. Pagpalain niyo po ang lahat, patawarin niyo kami sa aming makasalanan at purihin kayo, Panginoon, sa inyong ginawang kaligtasan. We love you, Lord. We love thy Son, Jesus. And we thank you for loving us. Through Christ we pray. Amen. 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 Praise the Lord, for he is glorious. Never shall his promise fail. God is victorious. Victorious. Sin and death shall not prevail. Inyong napakinggan ang programang Know Your Bible. Alamin ang inyong Biblia. Hatid sa inyo ng World Radio International and is supported by Church of Christ.